Yon. Miss niya kami. Happy Wednesday. Hey guys. Balik na kami. Oy, announcing the presence of Fun TikTok TV. Good evening sa YouTube. Sorry nga pala kasi a lot of our friends na kahit vaccinated na, tinamaan sila ng last 2 weeks ng, ano, di ba? Fever, yeah. Headache, chills, ubo, sipon, so, yun. A lot. I'm sure a lot of you din nagkaroon ng flu-like symptoms, whether or not you had tests or whatever. Naging rampant talaga siya right after the new year, so. Oo. Yan. Sa mga may sakit ngayon, get well soon. Rest. Get well. Kung kailangan nyo ng teleconsult, mag-teleconsult kayo. Ah, to. Wow, maraming ano YouTube ngayon. Hello, Brizo, Catherine, Michelle, Chona from Iloilo City, sa Bini, Fun TikTok. Ano? Nagkakaubusan na ng biogesic OO. Pero there are a lot of meds that have paracetamol, the paracetamol component. Like mm-hmm. yung Neozep. Neozep has paracetamol and something for the nose. So if you have colds, you don't actually have to buy paracetamol, biogesic. Mm-hmm. You can just buy Neozep. Tapos meron siya. Ano? Hindi ako nag-endorse ng any brand, ha? Basta tingnan niyo yung... Basta tingnan niyo yung generic name nung gamot. If there's paracetamol doon, kasi usually I think Alaxan is ibuprofen and paracetamol. So you don't need to take biogesic with Alaxan, di ba? Yung mga ganon. So please be wary of these things kasi baka kawawa naman yung liver nyo kung ang dami yung iniinom na gamot. Okay, so we're back after 2 weeks. Pahinga, nagpagaling muna kami. Hello, Chet Atel. Meron dito parang Arabic name na may nagsabi ng hello. May dalawang heart. Hello. Tapos Charmaine. We have Jel Rodriguez. We have Julie Banada. We have Eden Clado Lat. I love you both from Maryland. Maryland is sa US yan, no? Maryland. Eden. Arcelias Beth. We have Lizzie Esguera. We have Diane Zafra. Cherry Pot from Taiwan. Nihoma. Nihama. Dagay ko lang yung ano parang topic natin, more or less. Arcelius Beth is watching from Saudi Arabia. Gia Eggs. Lin Hua is better. Alam mo, narinig namin yan, Lin Hua. Kaya lang, nung na-inquire kami dun sa Chinese drugstore, parang wala atang stock. It depends, ha? Walang one magic drug. Okay, Mel Spruill is saying hello from Virginia, USA. Hello. Charmaine Morales, we have Vivi. We have Sam Pena Redondo, right? Watching while on the way to work. Well, here's a name that I know. Harley. It's Karen Tan, Barcelona. Oh, saan yan? Overseas yan. Chenny Lynn Tatel, watching with her husband on YouTube. Yay! R.A. Mendoza, first time here. R.A., welcome. Kung bago ka lang. Ang daming, feel free to surf. Kasi maharap naman siguro yung kailangan mo dito. No? Video or whatever. If ever you get lost, there are some terms here na views na. Alam na, alam na mga so, followers namin. Yung app, yung ano. Yung cake. Alright. Kaasi is from Cebu. Jay is from LA. Jay, we have Acadia Ray. We have Glenda Molina. Parang wala pa akong nakikitang guys na name. Meron. Hindi ko na-highlight. Okay, Ida is watching from London. Debbie is watching from Cebu. We make special shout-outs if men are joining us sa live. Kasi usually pag nagpo-post kami, it's the women na malakas mag-comment. Pero syempre, importante din malaman natin yung side ng mga guys. So tuwang-tuwa kami pag may mga lalaki na active. Summer Taylor, hello. Griza.
watching from Sorsogon, si Riza. Janice, and then we have Joanna, Joey, Shrin Anna, then si Wench D. Lizel Ruby Gata, first time from Iriga City. Welcome. Every Wednesday, meron kaming live. Kamsur. Namumot ako sa imo. Kamsur. Alright, if you have any questions tonight, pwede nyong isulat na. Ang topic natin, part 3 na actually ito kasi, nag-stop kami, may dalawang parts about battling inner demons. Galing yun sa blog ni, TED Talk ni, Pia Wurzbach. Okay, and then from there, hinimay namin. And then ngayon sa part 3, itutuloy yung discussion sa, ano ba yan? Parang, psychiatric help ba or spiritual ang kailangan. Plus, may nagtatanong sa multiple personality disorder. So, medyo malalim yan. I-discuss na lang natin in passing para lang yung some of you, mga nanay, mga kapatid, can have a deeper understanding kung ano yung multiple personality disorder. Mm-hmm. Ayun. If you... This was, so this started from yung parang TED Talk ni Pia, where she talked about kahit nanalo na siya ng Miss Universe, everybody thought na wala na siyang problem, or kung may problem man, lahat ng mga major problems niya na overcome niya when she won the Miss Universe. But actually, when she won, when she was on top of the world, when people thought she was on top of the world, that's when all her hidden hurts and mga unresolved childhood issues and traumas, dun lumalabas. And actually, she found herself trying to look good on the outside, pero wasak na wasak siya sa loob. So, buti na lang, she did this talk para mas maging aware, para to just promote awareness sa mga tao na it's okay to talk about mental health issues, to break the stigma, ganyan. So, that's what we were talking about in the last two lives, FB lives namin. So, in-unpack namin yung sinabi niya. Okay, may lalaki na, si Al. Tapos, si, sabi, nagulat si Lizelle, wow, namumuot man po ako sa Indo. Right? The reason na marunong ako mag-Bicolano is because yung mga pinsan ko nasa Naga City. So, they were born there. So, mga Bicolano yung mga pinsan ko. So, yun, natuto ko na mga namumuot ako sa Imo. Anyway, thank you sa mga Bisaya. Ayan, asawa ko naman yung Bisaya. Okay. So, ngayon, ano ba yung i-discuss natin today? Okay. Last week, may sinabi kami. Babasahin ko na lang. Gusto mo ilabas yung... I think nandito yung ano. Labas natin yung page. No? yung 1 to 6. Ay, yung book na. Ano, sige. Okay. Pwede naman. Yung 1 to 6, pwede. Ito to. We talked about this. Nalala niyo to. Yan. Ay, wait. I'm manning the ano, so there. So there, this in the last two live FB lives namin, we discussed this, yung battling inner demons. Tapos dito kami nag-stop sa so number 6, yung psychiatric help versus spiritual. So dito tayo magfo-focus ngayon. Oh, so sa mga bago na kaka-join lang, yung number 1 top of the world, ang ibig sabihin niyan si Pia Wurzbach nung sinabi niya na kahit nanalo ko ng Miss Universe, parang the top of the world experience, hindi niya tinatanggal yung inner struggles ko, no? Hindi humihina, parang gano'n. Number 2, external versus internal. So, ang daming external mukhang problema, pero yung internal problems niya, galing daw sa childhood. Mm. Tama? Internal. So, yun nga, actually, yung root. So, yung mga ibang problems niya, she resorted to hair pulling, and you know, other parents, she started drinking. So actually, these problems were just branch problems. The root problem is yung mga childhood traumas niya na hindi niya na-address. Plus yung financial pressure sa family. And the number 4 is acknowledgement. Marami sa atin, hindi pinapa-acknowledge yung pain. And sa spiritual healing, kailangan ma-acknowledge mo muna na may sugat ka bago you can't heal what you don't acknowledge. So yun yung naging problem niya. So very liberating kay Pia yung
in-admit niya na meron siya mga traumas and she had to work through them. Tapos yung pagka-workaholism niya, nagiging block para makapag-isip siya. Yeah. So a lot of workaholics, may kilala kaming workaholic na hindi niya, workaholic siya kasi ayaw niyang may bakanteng oras para maisip yung mga hurts nung childhood niya kasi napakasama nung kanyang childhood. So workaholism can block yung healing mo from kasi ayaw mo isipin, parang ganun. Number six. Yun, so that's, which brings us to number six. Number six. Yan yung debate. Okay. So there. Ngayon, nakwento na namin last time, pero ito yung na-miss kong part, no? So itong book na to, so pakita natin. So reading from this. This is a very good book for those of you na gustong lumalim sa spiritual warfare. Spiritual warfare, alam mo, ang churches, malawak yan eh. Malawak yung education. Now, yung spiritual warfare, maraming church hindi dinidiscuss yan. Bakit? Kasi natatakot sila, may demonyo, takot sila sa demonyo, takot sila sa maligno, takot sila sa exorcism. Dinideny nila na siguro naman yung mga conditions namin o yung mga problema namin, wala naman siguro ng demonyo. But spiritual warfare is needed, no? Kung medyo matagal ka na sa church, tsaka marami ka na nakita mga examples, ikaw naniniwala ka? Na may spiritual. Na kailangan ng spiritual warfare. Oo naman. That's my personal belief. Yes. So this is a very thick book. Makapal na makapal to. The Handbook for Spiritual Warfare. It's by Dr. Ed Murphy. Medyo pahirapan lang hanapin to sa Amazon or whatever. Pero if you can get your hands on this book, very, very important kasi si Ed Murphy, sobrang yan daming experience, no? Professor siya, he's a teacher. So anyway, basahin ko na lang, no? So si Ed Murphy, ang pananaw niya sa battling ng inner demons, parang walang psychiatric help, puro spiritual lang, prayer lang, God. Yun yung una niya. And sa Pinas, marami rin kami nakikitang situations na yung mga Kristiyano, sinasabi lagi na parang, depression, wala yan, kailangan mo lang si God, ganun lang, mahina ka kay God, mahina faith mo, blah, blah, blah. And we disagree with that kasi nga, that approach na very extreme, na lahat na lang spiritual masosolve, medyo hindi masyadong advisable. So si Ed Murphy, magaling na siya sa spiritual warfare, yan nga yung tinuturo niya. But meron siyang depression. Okay, meron siyang depression na for a very long time, ang pananaw niya, spiritual yung I just need to increase my faith. Meron siguro akong hindi pa na tatakil with God. Basta very, very spiritual yung atake niya. It can be solved by prayer and spiritual stuff. Tapos anong nangyari? Lang. Anong nangyari? May dumating na doktor. Pahala niya si Dr. Basil. Pero yun nga, kahit anong gawin niya, hindi nawawala. Oo, parang ba't ganun? That's my belief na prayer can solve everything, lalo na sa depression ko. Pero bakit hindi pa rin nawawala yung depression niya? So, na-frustrate na siya and then he eventually contacted that Dr. Basil. Dr. Basil. Ang ginawa ni Dr. Basil, dalawang bagay, para ba? So, Dr. Basil, who is not a spiritual guy. He's a doctor, no? Psychiatric doctor. ang ginawa ni Dr. Basil. Nakakaloko, sorry. Ayun naman siya. Di ba bawal ka ng mamigoy? Oy, Juan Carlo! Thank you for appreciating Thank us this you. Way. Thank Alam you. Mo, we love to do this for free. You know, a lot of time for this. Pero kakaiba rin yung kilig to be appreciated that way. So super thank you. Welcome! Happy New Year! Welcome to the Grabe. Live. Thank you. Thank you, Juan Carlo Concepcion. Ayun, so, sorry. So pumunta siya kay Dr. Basil. So anong ginawa ni Dr. Basil, dalawa yung sinabi sa kanya. First one, na medyo masakit, sabi ni Dr. Basil kay Dr. Ed Murphy, parang masyadong toxic yung buhay mo. Masyado kang workaholic. Basta hindi na maganda yung buhay mo. So in-adjust niya. Pangalawang ginawa niya is this ECT, no? Hindi to masyadong popular. Pero ang tawag dito, electroconvulsive therapy.
So which is not a spiritual way of... It's a medical way. Kasi nga, binibigyan na siya ng antidepressants. Hindi daw nag-work. Okay, so nung ginawa na yung ECT sa kanya ni Dr. Basil, sabi niya, I had both treatments. Sabi ni Ed Murphy, I thank God for both of them. I had ECT because my condition was so serious, my brain did not respond to the antidepressants. Mm-hmm. Ngayon, yung ECT, it worked almost miraculously. It turned me around. Within weeks, I was on my way to recovery. Mm-hmm. Tapos, tinan mo ha, nung binigay yung ECT, ba't ang kate pag nagsasalita ako? The antidepressants began to work. After the ECT. Oh, so nung wala so yung ECT, hindi daw nag-work yung antidepressants. Pero after ibigay yung ECT, the antidepressants began to work. ECT kickstarted my brain's electrochemical factory again. Yun. Sabi niya, sabi ni Dr. Ed Murphy, maraming misinformation na sinasabi that ECT is painful. Sabi niya, it's not painful. In fact, I was peacefully asleep, nakatulog ako, during the 6 treatments I had with ECT. Kumbaga, the doctor na pinuntahan niya knows how to use this treatment properly. It was a most pleasant experience for me. So, hindi negative, hindi masakit. Tapos, yung sinasabi daw na memory loss na nakakatakot, minimum lang daw. Wala. So it worked for him. So siya yung after daw niya ma-experience yung ECT tsaka effectivity. Mm-hmm. Nagbago yung pananaw niya na ang pananaw niya dati, pag may depression ka, dapat si God lang, kulang ka ng prayer, kulang ka ng faith. Puro spiritual lang. Mm-hmm. Ngayon, nabuksan siya na parang okay yung lifestyle ko, hindi pala maganda, toxic, di ba? Tapos kailangan ko rin pala nitong psychiatric treatment. I needed psychiatric treatment. So, the reason why we're telling you this story na malamang hindi nyo mababasa easily is because marami pa rin Kristiyano or mga naniniwala kay God na parang pag may depression yung tao, mahina ka, dapat di ka na de-depress kung meron kang Diyos. Ito na nga, Bible teacher or pastor, doctorate na siya, pero kahit na ang dami niyang success deliverance, tatanggal siya ng demonyo. Marami siyang napagaling through prayer. Through prayer, yes. Kasi in fairness to him. Pero yun nga, bakit yung sarili niya, hindi niya mapagaling yung depression niya? So it took a doctor who used science and not prayer to help him get better. So yun. So okay. Hindi na siya ganun ka-rigid on one side. So ngayon, both sides na siya. Meron siyang spiritual. Tapos, open din siya sa psychiatric treatment, whether it be antidepressants or electroconvulsive therapy, right, para makorrect yung chemical imbalance. Kasi minsan daw, it's not a demon, it's not a spirit. It's basically a chemical imbalance, parang ganun. Tapos, ito, pakita natin ito. Tapos, so, this is a chapter in the book. So meron nagtatanong sa amin, what about multiple personality disorders and demonization, no? Oh, wag kayong matakot, ha. So this is chapter 59, page Indian scary topic. Page 477, nakalagay, binasa ko to, binasa namin to. Plus nag-consult din kami sa mentor namin na nakatreat na ng numerous people na merong multiple personality disorders, okay? Mm-hmm. So, yan yung chapter 59, okay? So, ang gusto lang naming basahin natin yung pinasulat. Mm-hmm. Pinasulat ko si kanina, parang. Okay, ito yung mga, ang haba kasi nito eh. So, ito yung pinaka-importante lang. Sabi dito, it is possible for a person to have his personality shattered so that parts of him actually fight against other parts of him. Parang inaaway niya yung sarili niya. So, ito si Ernest Rockstad sa kanyang talk ng Healing the Shattered Personality. So, anong nangyayari,
although tinanong ko yung mentor natin, parang sabi ko, marami ba na may multiple personality? Sabi niya hindi naman daw ganun karami. So yung multiple personality disorder, parang to be clinically diagnosed as multiple personality disorder. Uh-oh. Hindi pa ganun kadami. Hindi pa ganun kadami. Mm-hmm. Pero meron. Actually, sabi nga niya, sa church meron. Kasi nga, yung mga kinaunselan niya na may multiple personality disorders are from church. No? Usually, sabi niya, female daw ang kadalasan. So ano yung multiple personality disorder? Parang merong trauma or incident in the past. Anong nangyayari? Parang nasasaktan yung tao nung bata siya. Mm-hmm. And then automatically, for some reason, nakakagawa siya ng split personality na nasa loob niya. Mm. Nasa loob, no? Now the para lang hindi masyado malalim kasi ang lalim talaga nito eh. Para hindi masyado malalim, ganito yung basic mga basic elements niya, no? So usually, yung taong nagtatanggal ng demonyo, yung mga exorcist, yung mga spiritual deliverance na marunong, ang kwento nila, bakit? May binablock lang ako, may nang fa-flood. Huwag kayo mag-flood. Hindi, binlock na natin. Warning lang ha, we don't respond to people who flood the comments or rude commenters. We just block, okay? Yun lang. Okay, so yung, sana ba ako? Nako, sorry. So, anong nangyari? Parang... Multiple personality disorder. So, gumagawa ng personal... Nagsisplit, nagsishatter yung personality ng tao. In response to a trauma. In response to a trauma, or minsan, sinasabi nung mentor namin, mm-hmm. one of the reasons daw is lahi-lahi. Lahi. If you have ancestors na into a cult, yung nagpa-practice ng witchcraft, occult, yan. Mahihilot, ganyan. Occult, something like that, parang ganun. Na malalim, ah, malalim yung occult sa ninuno mo, pwede raw, meron daw ganong instances. Now, ang sinasabi, ang usual problema ng mga tao, na yung mga counselors, pag dinideal nila yung multiple personality. So yung mga tanong ko ganito, yung mga tanong ko kanina, narinig mo ko kanina, di ba, kanina ako sabi ko, sir, ano yung effectivity ng ginagawa mo, no? Mm-hmm. Na tinitreat mo yung mga tao na may multiple personalities. Ang unang sinabi niya is the goal daw na ginagawa niya is mag-merge. Mm-hmm. So bawa ikaw si Richard, okay, bawa ikaw si Anna ito. Pag na-trauma ka, there's a tendency, yung mga may multiple, gagawa ng split personality yon. Ikaw pa rin, nasa loob mo, pero ibang tao, parang iba siyang tao, pwedeng bata siya, pwedeng whatever. A different persona. Ibang persona, tsaka ano daw, minsan yung physical, ano, nag-iiba daw talaga eh. Parang kumbaga, if some trauma happened when a woman was 12 years old, gagawa siya ng split personality na 12 years old. So kahit 30 na siya, meron siyang split personality na bata. Ang age where the trauma happened. So yung sinasabi ni Maricar, that is person segmentation. Gumagawa ka ng ibang katauhan na nasa loob mo rin, parang ganoon. Now, nagiging magulo siya because certain dark spirits can attach to a certain personality. So example, sabi ko dun sa mentor namin, parang, so bigyan mo kami example. Sabi niya, may isang babae, 12 yung personality sa loob ng katawan niya. 12. Mm-hmm. So sabi niya, pag hindi ka, so ang crucial daw is you have to spend so much time with the person. Mm-hmm. Bakit? Kasi aaralin mo, sino ba dun yung sa 12 na yan, yung kausap mo ngayon sa harap mo. So, yeah. Example ng mentor namin, so babae, di ba, mayroong 12 personalities. May kasama siyang dalawang babae na kilala rin yung, close din yung babae. So habang nagsasalita, bubulong yung isa. Sir, hindi naman ata yan yung totoong kausap natin, di ba? Iba yan, di ba? Mm-hmm. So magkikindatan, magbaga eye signal sila.
Kasi nga, alam nung dalawang babae, o yung kausap natin ngayon, hindi yan yung main kilala natin. Ibang personality yun dun sa 12. Mm. Tapos, wait up, clear ko lang. Kumbaga, there are two people who are trying to help out one a third other girl. Itong pangatlong girl na may split, na may split personality. So itong dalawa nag-uusap na minsan parang nag-shift na ng personality and yun, nagtutulungan sila parang ay iba na yata kausap natin. Parang so you need time para alamin. Ngayon nagiging magulo siya kasi sabi ng mentor namin, certain spirits can attach to one personality. So example, pag naka-attach yung isa doon, nakatago yun doon sa personality na yun. So hindi mo matatanggal yung spirit na yun doon sa personality kapag hindi lumabas yung personality na yun. So it takes so much time para aralin yung tao kung ilang personality ang na-shatter. Kumbaga, dati kang pinanganak na mag-isa na okay, solid ka. After certain trauma, na-shatter ka, para ang salamin na basag. So nangyayari, iba-iba yung personality sa loob. Tapos iba-iba yung character, parang gano'n. So the next question now is, what is the difference between nagkaroon ako ng multiple persona sa masamang spirito? Mm. Diba? Meron ba tayong picture nun? So yun yung tanong ng mga tao sa amin, parang what's the difference? The difference between a personality segment, yung nag-gumawa ka ng multiple personality, and a demon, is that a demon will never renounce Satan. So sabi ng mentor namin, pagkausap niya yung, may kausap siyang personality dun sa loob ng babae, pag sinabi niya, kilala mo ba si Jesus? Parang gano'n. Okay naman daw. Okay yung response. In fact, di nga niya kilala si Jesus. So alam mong walang dark demonic presence. Pero kapag merong demon sa loob, nag-react yun violently. Kapag usapan, pag sinabing Jesus or God, whatever, nag-react yun violently. Parang gano'n. So, marami pang masyadong hindi pa masyado exposed sa ganito, pero ang bottom line lang is hindi everything pwedeng sisihin as may demonyo ka. Di ba? Kasi minsan wala namang demonyo, but there is a split persona. Di ba? Walang dark spirit, pero merong person segmentation. Merong humiwalay, kaya parang bakit yung kapatid ko parang nag-iba siya, parang hindi siya, parang hindi ko siya kilala siya ngayon. But siya nag-monster? Parang ganun. In a certain extent, we're not saying that everybody na nagwawala may split personality. We're just saying na, yun parang yung basis nun eh. There are people na sa sobrang trauma, it takes a lot of trauma for you to develop a split personality. And even if, sabi nga nung mentor namin, kahit ang dami mong trauma, hindi naman lahat ng tao nag-i-split personality. Okay, sabi ni Manny, ano-ano ang cause na nagiging trauma para magkaroon ng multiple personalities? Sabi ng mentor namin, based on his experience, yun nga, pwedeng lahi because of ancestral sins, or kasi meron kasi mga practices na ayaw talaga ni God eh, parang ganun. So pag ginawa ng mga ninuno mo yon, minsan may rest back yun o may mga complications sa mga future or latter or yung susunod na generation, minsan may ganun, may lahi daw. One of the reasons. But definitely trauma. Something traumatic nung bata. Yeah. Kasi nga pag bata tayo, we do not have, wala pa tayong maturity. Bawa, 9 years old ni rape o 8 years old. Anong nangyayari? Wala pa tayong maturity para maintindihan yung nangyayaring pain. So nangyayari, hindi lahat, no? Ngayon, minority pa, pero nagsashatter yung personality. Pag masyadong traumatic, parang nababasag yung tao sa loob. Gumagawa siya ng persona. Hmm. So hindi pa masyadong rampant daw, hindi pa masyadong marami. Ayan pero, yung film na minention niya. Ayan yung, ayan.
Can you put that out? Yung mentor namin actually mentioned this film as an example. Hindi ko alam kung true story. Actually, yung itinatanong ko kanina, actually, si Evangel Christia. Okay. Mm-hmm. Totoo yan. Actually, yung mentor namin, sinabi niya, napanood mo yung Split? Totoo yan. Totoo yung movie na yan. Bakit? At totoo daw. Kasi nga, ang nangyayari, so example ha, ito yung nangyayari sa Split ha, if you've watched the movie, nangyayari si James McAvoy, di ba maliit siya, maliit. Pero pag nagpapalit na yung personality niya, again ha, iba yung person segmentation, gumawa ka ng split personality, walang spirit ha, pero pwedeng kargahan yon. So sinabi nung mentor namin, yung Split na movie na yan is very true. Bakit? Because yung dark spirit, yung masamang spirit dun sa movie na may power siya, nakatago siya dun sa isang personality sa loob ni James McAvoy. So nangyayari, pag lumalabas yun, nag-iiba yung physical capabilities niya. Malakas siya, he becomes strong, he can climb walls, parang ganun. So totoo yun. So yung power or yung physicality nung dark spirit na nasa isang personality na nakatago, lumalabas yun. Kaya i-mention ng mentor namin yung movie na Split. Totoo daw yan. Kumbaga, pwedeng mahina, example, yung tinutulungan mo, bata. Sabihin natin, 18. Tapos ano siya, babae. Payat. Mm-hmm. Pag lumabas yung spirit na medyo malakas dun sa nakatago dun sa personality, she can lift a big sofa. Ganun. Okay. Yung biglang nag-iiba yung physicality niya, yung power niya physically. Kasi bakit? Kasi may nakatago dun sa persona niya, dun sa split personality niya. May nakatago dun eh. Right. Kaya yung movie na Split, ano siya eh, di ba parang pagtingin mo siya, parang si James McAvoy, parang ano lang siya, maliit lang siya eh. Mm. Pero nagiging yeah, physically powerful siya kapag lumalabas yun. Right. So that's true, yung movie na yun. Maganda siyang example. Okay. Overtime na ba tayo? Hindi naman. Meron kang 2 minutes. Okay. So at least sana may some of you watching naintindihan nyo in a certain kahit simple way na minsan hindi ganun kasimple yung multiple personality disorder or something, kasi nga ang nangyayari hindi minsan yung tao rin hindi rin niya naintindihan sarili niya, kasi nga ang di ba sabi nga ni nung pinakita natin, it's si Rock Hard, it's a shattered personality, fighting yourself, inaaway mo sarili mo. Yeah. Yeah, no? It is possible for a person to have his personality shattered or basag so that parts of him actually fight against other parts of him. Ikaw, hindi mo na maintindihan sarili mo kasi nga parang basag ka, yung ibang parte mo, hindi na in agreement dun sa ibang parts. Naalala ko yung kinuwento niya sa'yo na example, yung a lot of people, may multiple personality disorders. One of the personalities can commit crimes. Oh. But the other personality, hindi niya kaya. Correct. So, yun. Ito pa yung nakakatakot sa sinabi mo. Nung tinanong ko yung mentor namin na ano yung example niya, sabi niya, yan o, committing crimes inside the church. In fact, nagsasalita daw siya sa church, yung mentor natin, nakita niya yung babae. Sabi niya, ako, nandito yung example ko. Kasi nga, yung example niya dun sa... Yung example niya for split personality. Is parang yung babae, ang amo-amo, pero may split personality siya. And part of her split personality can commits crime, marami siyang estafa cases. Pero Kristiyano siya, parang ganun. I have to address this, ha? No. Not a lot. Actually, there are a lot of people who are sexually abused who don't have split personality. Split personality disorder is already a very extreme diagnosis. Pero just to give ano, just to give yeah, light to this. Yeah. Kasi meron din tayo mini-minister na incest. Hmm. Hindi naman siya multiple personality. Uh-oh. But she
nag-create sila ng... Yeah, that's what I want to point out. Yeah. Parang pag may na-abuse, pag usually, ang usual response ng tao, ang more common response is you will create a defense mechanism. Like, yes. Yun nga, yung isang tao na kilala namin na abused by her father, nag-create siya ng parang persona na para siyang maamong tupa. Uh-oh. Pero actually, hindi. Pag ginalit mo, sobra siyang monster. So, parang pag tinignan mo siya on the surface, parang ang bait-bait niya. Pero bakit grabe yung kulo mo sa ilalim? Grabe yung anger mo. Ano ba? Nagalit siya sa boyfriend niya. Para siya talagang vulkan. So it doesn't match the personality na nakikita mo on the surface. So may ganon. Hindi naman necessarily laging na talagang ano na yung malalim na multiple split na talaga. No? But may tama yung sinasabi niya na parang pag may tama in a way, but it's not technically the diagnosis of multiple personality correct. In a way you can dissociate. So ano yung diagnosis kung hindi siya multiple split personality? Ano siya? Technically hindi siya ano eh, kasi in order to have a diagnosis dapat meron ka talagang sakit. So it's not considered as sakit na sakit. It's something that you might need therapy or counseling with. Pero hindi siya technically nandun sa listahan ng mga sakit. Okay, so yun, pwede kang sexually assaulted or abused, pero hindi clinically na nag-split personality ka. Yes. Pero to cope up with your pain, tsaka trauma mo, or kinahihiya mo yun, or kinahihiya ka ng pamilya mo, or whatever, gumagawa ka ngayon ng defense mechanism. Parang si MPD, si Multiple Personality Disorder, if I may say, para siyang extreme version na nung coping mechanism na ginagawa ng mga tao. Which is normal for, it's normal for a person to cope with trauma. Pero iba-iba tayo ng ways and kung gaano ka-extreme mag-cope. Sabi ni April Ray Dagani Ranay, sexual abuse creates confusion sex on sexuality. Pwede. Kasi sa church counseling, ang dami na naming na-meet na mga bakla na homosexuals that told us na they were straight men until nagalaw sila ng uncle nila, tito. Ginalaw sila ng tito nila mga somewhere 7 years old to 9 years old, yung unang contact. Tapos syempre, nandidiri sila, di ba? Pero hindi nila maisumbong, hindi sila paniniwalaan, or threatened sila ng tito nila. Ang nangyari, kakatuloy ng abuse, parang ang kwento nila is nawala na yung diri nila until later on, na-accept na nila na siguro gito talaga buhay ko. Parang ganun. So, there's some truth in that na kapag sexually abused ka in a very early age, mga 7 to 9, naapektuhan yung sexuality mo kasi nga yun yung kwento sa amin ng mga homosexual sa church na nagalaw sila between 7 to 9 usually ng relative ng tito or whatever. Usually ang narinig namin pag lalaki ginagalaw ng kapwa lalaki tito nila, tapos pag babae naman usually ang gumagalaw tatay or mga relatives, parang ganun, mga cousins ganun. Usually ganun na nangyayari. Very sad. So there. Okay na yan for now. Baka masyado nang mabigat to. Oo. Pero we don't share this para matakot kayo about demons and all that. Actually, pag natatakot ka, I mean, ibig sabihin, masyado ko na focus sa demon. Kasi okay. If you really study these things. Ito, may question ako. Maganda. Sabi ni Tim De Arce Makalindal, if curses are crucified with Christ, sa cruz, no? When he became a curse, kasi si Jesus namatay, he became a curse for us. So kinuha niya lahat ng curses natin. Okay? How come the succeeding generations would still bear the effects and consequences of what our ancestors did? Very good question. Okay. May sagot ka ba? Kasi may sagot na ako. Wala. Sagot ang tanong. Mas area mo yan eh. Kailangan ko panguyain yung tanong Okay, Tim, ganito. Ang sagot niyang ganito.
Yes, nabayaran ni Jesus yung he became a curse for us. But again, ha, very technical to, ha. Yung binayaran ni Jesus na naging curse siya for us para maputol yung curse, it has to be appropriated. Meaning, pwedeng bayad na siya pero hindi mo ginagamit para sa buhay mo. Kasi hindi ibig sabihin porket binayaran ni Jesus yung curse natin, ah, wala na akong curse ngayon. Hindi pwedeng ganon. Kailangan gamitin natin step by step yung, ah, binayaran niya yung curse ko. So, hindi na ako dapat mamamatay sa sakit ng ninuno ko na lahat kami namamatay ng maaga or lahat kami namamatay sa heart attack. Kailangan mo i-appropriate yon through prayer or yung tinatawag na renunciation, yung pinuputol ko na hindi ako mamamatay na. Kasi, di ba, usually, yung mga curses, ano yan, yung, oh, namatay lahat ng mga ninuno mo, bata pa lang sila, namatay sila ng heart attack, ikaw rin mamamatay ka ng heart attack. Kasi, ano yan eh, parang pasa-pasa. That's a curse, di ba? Pero, if binayaran ni Jesus yung curse na yon, tapos ayaw mo naman i-appropriate o wala kang alam o whatever, hindi gagana sa yon. Kasi mangyayari, kung ano yung stated curse, tuloy-tuloy yun kasi hindi mo naman kinokontra. So so it doesn't mean porket si God binayaran niya yung curse, eh okay na tayong lahat. No, kailangan yun ina-appropriate. Ano appropriate sa Tagalog? No. Appropriate, parang anak, apply. Ito pa dinidistribute yung ina-apply mo siya. Ganon. So that's the first one. Pangalawa, pwedeng naputol na, bawa, inappropriate mo na. So, oh Lord, wala na kaming curse sa ganito, wala na kaming sumpa sa ganito. Kaya lang, hindi na, yung cleanliness naman ng isang pamilya, hindi naman pwedeng one time, big time. So, example, na-cleanse na yung pamilya ko. So, dapat yung succeeding generations, walang... Okay na. Okay na. Mm-hmm. Eh, paano pag merong gustong gumawa nung practices nung, na pinagbabawal? So yung it's a case to case basis eh. Hindi siya pwedeng parang sabi nga nung isang healer sa Brazil, parang you can be healed by God at one point. Pero to keep your healing, kailangan may effort ka. So hindi siya yung parang one time big time na when God heals you, you can do anything, you can sin, you can do bad stuff, whatever kasi healed ka na, parang ganun. So healing or yung word pa rin, yung appropriation, yung kahit na okay na, kailangan mo siyang i-appropriate sa buhay mo araw-araw. O, tanggalin ko. Ano appropriate sa Tagalog? Hindi ko nga alam eh. Parang ina-apply. Alam mo, yan ang... Ina-apply lang ang naiisip. Alam mo, yan ang tanong namin. Ano yung appropriate sa Tagalog? Inaangkop. Sabi ni Ferdy. Ferdy kabatid. Sorry, si Hugot Radio. Inaangkop in Tagalog daw. Yun. Wow, inaangkop. Yan. Kasi ayan, sabi rin ni Michelle, angkop. Yun. So ina-appropriate. So we have to appropriate kasi nga ang nangyayari, yung mga taga-church dito, alam niyo yan, ha. 'Di ba si Jesus, he already paid for healing and all the sicknesses. Pero ang dami nating kilala na do not appropriate it in their lives. Meaning, pag narinig mo sila, I remember nasa ABS-CBN ako, sa isang show, sabi ng isang lalaki, Chard, ano ako, parang nadisgrasya ako sa motor, parang ganon, parang... O tapos sabi ko, naghihintay pa ako ng dalawa. Sabi ko, anong naghihintay ng dalawa? Parang, kasi it comes in threes. Kasi sabi niya, accidents come in threes. Yung disgrasya daw, mismong salita niya to. And this is a person that attends church. Ha? Nag-a-attend to ng church. As in, may kausap nga siyang pastor every week. Eh. Sabi niya, Chard, naghihintay pa ako ng dalawa pang sakuna. Kasi accidents come in threes, di ba? So ang nangyayari, although Jesus paid all the curses for us para mawala na yung curses sa buhay natin, pero in that example, kitang-kita mo, hindi niya inappropriate sa buhay niya. Di ba? Hindi niya inapply eh. Ang nangyayari, ang inapply pa rin niya is, cursed tayo. May dalawa pang sakunang parating. O di tinatawag mo na siya, yeah.
Yeah. Spiritually, tinatawag mo na, oh, bigay mo pa ako ng dalawang sakuna, parang gano'n. Yeah. Which is so bad. Oh, parang gano'n. So yun. Hinailay ko yung sinabi ni Kathy kasi sabi niya, that's why God gave us free will. So yun, is another thing about God, hindi niya i-force sa'yo yung solution. Kung hindi mo gusto yung sinasabi niya, then huwag mo i-appropriate. Ganun lang. She's very gentle. Oh, hindi siya namimilit eh. Hindi siya namimilit. If you don't wanna believe in it, okay lang. Go lang. Eh, he's not gonna change, but he respects what you believe. So anyway, sana may napulot kayo dun sa... all of us are battling something, di ba? Inside. Kasi as much as feeling natin may kaaway tayong tao sa labas, a lot of us know deep down na ang kalaban natin, sarili din natin, eh, di ba? We have a lot of issues na we have to battle. So, sana makonsider nyo lang yung spiritual side, prayer, yung mga tamang pag-iisip. But at the same time, prayer and spiritual help is not the only solution. Kasi nga, yung kwento namin sa inyong story ni Ed Murphy is siya mismo, magaling na siya magtanggal ng demonyo, and yet, akala niya, ah, demonyo to, demonyo. Anong nangyari? Meron pala siyang chemical imbalance at na-solve yun ng electroconvulsive therapy plus antidepressants. Tapos sobra siyang guminhawa. So nabuksan siya na hindi pala na dapat husgahan lahat ng mga may depression na para ang hina mo lang kay God, ang hina ng utak mo o wala kang pray ka lang o wala o mahina yung faith mo o malambot ka o whatever. Hindi ganoon, hindi siya ganoon kasimple kasi nga case to case siya talaga. And for us, ang advice namin is i-consider nyo both sides na magpatingin ka ng psychiatrist, magpa-diagnose ka kung may disorder ba yan or whatever. Yes. Or kabila, spiritual. Uh-oh. And then wag extreme sa isang side lang. Wag lang masyado extreme. Tapos, for those of you who have additional questions, pwede nyo isulat dito yung question nyo or yung story nyo. And we're also trying to answer as much letters na pinapadala nyo. So if you have any, mga DMs. Yon. Okay, if you've learned something, let us know. Lagyan nyo naman sa comments kung meron kayo napulot about tonight's topic. Thank you, Doktora, for... Ay, speaking of Doktora, mag-hello lang tayo. Doc Ruth, napakasarap na ang pinadala ninyong meat. Ay, Dr. Ruth, beef. Sobrang sarap ng beef na pinadala beef. Nyo. Okay. Sandali, ano yung right? Right no, ano? Kasi sinabi. Ang dami namin sinabi. Yan. Ayun. Type mo na lang kung ano yung right. Okay. Ayun. If you guys, we have super few copies na lang of 10 Things We Fight About. This book is our real fights. And how we overcame them, kasama ng mga mentors namin, sa mga totoong fights yan. Maganda kasi yung... Kasi minsan feeling nila mahirap tong basahin. Hindi, may pictures nga Tapos may comics pa. Tapos ano... Sobrang daling basahin. Pwede ba ako magdagdag lang? Hindi, tapos may mga questions pa. So kayo ng partner nyo, pwede kayo magtanungan o ganyan to help you guys discuss. Alam mo, by the way, dun sa... Kasi ang topic, di ba? Inner demons, saka multiple personality, whatever. Para last thought lang, no? Ang idea pa rin, nung tinanong ko yung mentor natin, parang ano ba yung goal? Sabi niya, Char, the goal pa rin is at the end, sana matanggal yung mga dark spirits doon na nakatago doon sa loob ng personalities. And then, ang ultimate goal daw ng counselor is mag-merge daw lahat. Yes. So kumbaga, yung nabasag na ikaw, nabasag yung personality mo, nag-split personality ka, ang ultimate goal daw ng prayer niya is mag-merge daw lahat. Mag-merge. Tapos maging whole ka ulit. Yep. Wala ka ng mga basag. Split. Wala ka ng split. Oo. Maging whole ka. So, yung mga nagsasuffer ng multiple personality disorders or meron ka mga naririnig ng kung ano-ano or sabi nga niya, yung mga gumagaling daw na tao are those that can acknowledge. Yep. That you have a problem. Tamba. Hindi kasi sinasabi ko. Sorry. Sabi ko kasi, sir, sabi ko, ano sino ba yung mas gumagaling? Kasi may kinukwento siyang hindi gumagaling. Sabi niya,
yung mga desperado na alam nila na bawa tinitreat sila. Oy, hindi pa, meron pa. Naririnig ko pa siya gumaganon yung pasyente. Mm-mm. Yun daw yung mas naaayos. Yeah. Kapag ina-admit niya na meron pang sa loob. Meron akong naririnig, parang ganun. So better to admit it and then ipag-pray mo na mag-merge, God would heal you, na emerge ka niya ulit, gawin kanyang buo ulit, wala nang split, parang ganun. Tama. Ayan, where to get this type? Relationship Matters PH sa Shopee. I will also put a link dyan sa dyan. Bye. Ingat kayo. See you next week. Stay safe.